Dahil hindi sapat ang face mask lang, ang mga walang face shield hindi pinapapasok sa Kamuning Market. Kaya si kuyang may mabigat na dala, kumuha muna ng face shield bago bumalik sa palengke. Hindi po kami nagpasok dito sa entrance ng walang face shield at inanapan po namin ng mga quarantine pass yan. It's hassle but at least I feel quite safer. Ganyan din kahigpit sa isang mall sa Quezon City. Sinisikap ngayong wag na madagdagan pa ang kumpulan o clustering kung saan nagkakahawahan. Sa mahigit 1,300 na kumpulan, pinakamarami sa mga komunidad, sunod sa mga healthcare facility at kulungan. Lagpas 182,000 na ang COVID cases sa buong bansa. 65,000 yan ang pinapagaling pa o active cases. Pero blessing in disguise daw ang COVID-19, sabi ni Health Secretary Francisco Duque III. This can also be some kind of parang blessings in disguise, serendipitous. Para sa akin, no regrets, andyan na yan, let's do our best. Dahil daw kasi sa COVID, natukoy ang mga sakit ng ating health system. Sa ngayon, kinakaya pa ng kapasidad ng mga ospital sa buong bansa ang COVID-19. Pero nasa danger level pa rin ang mga ospital sa Metro Manila na balik GCQ na ngayon. Ang mga kamang pang-COVID nga sa ward, 81% ng okupado. Sa lagay na yan, kumonti na ang mga okupadong kama dahil nga sa 2 linggong MECQ bago ang pagbabalik GCQ. Sabi ng mga health expert, hindi lang naman mga kama ang binibilang. Kahit po na ilan lang yung kung meron ka pang bakanting kama, pero wala nang titingin na pasyente na healthcare worker doon. Batid na ng health secretary ang kakulangan ng nurse sa ilang private hospital. Nakausap ko yung ibang mga private hospitals na ang sinasabi ng kanilang mga directors, mataas yung attrition rate. It's not because kulang sa nurse, kundi marami din ang mga magulang na ayaw na nilang pabalikin ang kanilang mga anak na mga nurses para magtrabaho sa mga hospital dahil yung takot at kaba na baka mahawawa sila. May mga dahil kulang na kulang ang mga medical frontliner sa pangkalahatan, panay ang overtime ng ilan. Tuloy ang pakikibaka kahit pagod na at kahit may mga reklamo ng delayed na hazard pay. Marami nang nagsasakripisyo pero dagdag pa ang panawagan ng health department. Siguro, let's be selfless. Mahirap po ito. Hindi po madali ito. It's not going to be easy anytime soon. It's going to be more difficult. But we just have to live with it. Hindi talaga madali lalo't umabot na sa mahigit 6,000 healthcare worker ang tinamaan ng COVID at halos 4 ang namatay. Alam niyo ba parang may 1,000 yata na mga OFWs na bumalik na mga healthcare workers who tried to facilitate yung kung pwede silang bumalik bilang mga healthcare workers sa mga ospital natin. 25 lang manaman ang nag-sign up. Yung iba ayaw. Kaya sabi ni Duque, mahalagang maiparamdam ang suporta ng gobyerno. Kaya kung sa bayan ni Hanwan, mga health worker na namatay at may malalang COVID lang ang may benepisyo, sa bayan ni Han to recover as one bill, may tulong na rin ang mga may mild COVID-19, 10,000 hanggang 15,000 pesos. Sa susunod na linggo, inaasahang isusumite ang panukala sa palasyo para lagdaan ng Pangulo. Habang wala pa yan, regular na pinapakinggan ang opinyon ng mga medical workers sa Philippine General Hospital. Inayos ang airflow ng ospital para may mapapasukan at malalabasan ng hangin. Sinisiguro ring protektado ng akmang mga PPE ang mga staff ng ospital. Sa Lang Center at Rodriguez Hospital naman, may nakabantay na safety officer kapag nagsusuot ng PPE ang mga tauhan. Tinitiyak ding meron silang tirahan at libreng transportasyon. Tuloy ang laban habang inaayos ang ating health system. We just have to do cha-cha, you know, one step back, two steps forward, or two steps back, one step forward. Ako si Jamie Santos sa inyong saksi. 2 linggo sa kada 1 linggo nilang duty.